Maliban kay Apolinario Mabini, isa sa mga bayaning itinuring na malaking tinik sa lalamunan ng hukbong Amerikano ang ating bayani na si Artemio Ricarte. Ngunit di tulad ni Mabini na lumagda para sa katapatan sa bansang Amerika, si Ricarte ay hindi pumayag sa kasunduang ito kahit na ang kapalit nito ay ang pagkalayo sa kanyang bansang sinilangan. Paano nga ba siya naging bayani? At bakit may mga taong nagsasabi na siya ay hindi isang bayani, kundi isang traidor? Si Ricarte ay nakapagtapos sa kursong Batsilyer ng Sining sa isa sa mga sikat na paaralan sa Pilipinas. Ito ay ang paaralang Kolehiyo de San Juan de Letran at matapos ang kanyang pag-aaral sa paaralang ito, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at Eskwela Normal o mas kilala ngayon bilang Philippine Normal University noong taong 1889, at sa kanyang pagtatapos, dito ay nakuha ni Ricarte ang kanyang titulo na Maestro de Instruction Primaria. Matapos nito ay agad siyang pumunta sa bayan ng Cavite upang doon isakatuparan ang kanyang pangarap na guro. Sa kanyang pamamalagi sa lugar na iyon ay kanyang nakita ang masalimuot na buhay ng mga Pilipino sa kamay ng mga Hapon. Kaya naman dito niya napagpasyahang sumali sa Katipunan. Sa kanyang pamamalagi sa Katipunan, kanyang ginamit ang kanyang propesyon upang maging isang magaling na pinuno at dahil dito ay marami siyang napatunayan at patunay dyan ang kanyang mga naipanalong laban. Dahil sa kanyang balasik, siya ay nakilala sa alias na El Vibora na ang ibig sabihin ay Viper, hango sa isang ahas na ebanghelyo ni San Mateo. Dahil sa kanyang galing, pinamunuan niya ang pag-atake sa mga Espanyol sa San Francisco de Malabon at matapos ang mahabang oras ng pakikipaglaban na tumagal ng 19 oras na pagtagumpayan ito ni Ricarte kasama ang kanyang mga tauhan dahilan upang pumutok ang kanyang pangalan sa loob ng organisasyon. Dahil dito ay naging madali para sa kanya na akyatin ang ranggong general at ito ay nangyari sa Tejeros Convention matapos siyang iluklok ni Emilio Aguinaldo bilang kauna-unahang Chief of Staff ng AFP o Armed Forces of the Philippines, kaya naman siya rin ay itinuturing bilang ama ng sandatahang lakas. Sa paglakas ng puwersa ng Amerikano dito sa ating bansa, di natinag si Ricarte at patuloy pa rin ang kanyang pagmamatigas kahit na sumuko na si Aguinaldo sa mga Amerikano. Dahil dito ay pinatapon siya ng mga ito sa Guam kasama si Mabini at sila ay nagtagal doon ng 2 taon. Tulad nga ng aming nasabing noong nakaraang talakayan, pinayagan silang magbalik sa Pilipinas pero sa isang kondisyon. Ito ay ang pagsumpa ng katapatan sa bansang Amerika at dito nga ay napapayag si Apolinario Mabini dahil na rin sa kagustuhang ilaan ang kanyang mga natitirang oras sa bansang Pilipinas. Kabaliktaran kay Mabini, hindi sumang-ayon si Ricarte sa mga nais ng Amerikano at dahil sa kanyang pagmamatigas, siya ay ipinatapon sa Hong Kong. Di kalaunan, siya ay tumakas at patagong bumiyahe pabalik ng Pilipinas at kanyang tinangkang baguhin ang kanyang pangalan bilang Jose Garcia. Ngunit lahat ng ito ay nabuko kaya naman siya ay nahuli at ikinulong sa Bilibid. Di naglaon tinangka ng mga Amerikano na siya ay pasumpain ng katapatan sa 2 pagkakataon, kapalit ng kanyang paglaya at pamumuhay ng normal. Ngunit tulad nga ng inaasahan, siya ay tumanggi sa kasunduhang ito dahilan upang siya ay ipatapon ulit pabalik ng Hong Kong. Dito ay kanyang pinatunayan na siya ay hinding-hindi papayag sa pananakop ng bansang Amerika sa Pilipinas. Isa sa kanyang dahilang pinangahawakan ay dahil ang Pilipinas ay nagdeklara na ng pagiging isang independyente noong maiwagayway ang ating bandila sa Cavite. At bukod pa riyan, ang pagbebenta ng kalayaan sa Pilipinas sa Treaty of Paris at ito ang naging dahilan kung bakit ganoon na lamang katindi ang galit niya sa Amerika. Matapos ang pamamalagi ng matagal sa Hong Kong, nagdesisyon si Ricarte na ipagpatuloy ang kanyang buhay kasama ng kanyang asawa sa isa sa mga umuusbong na bansa sa Asia, ang bansang Japan. Ang lugar na Yokohama ay naging sentro ng mga aktivistang Asyano, kaya naman ang lugar na ito ay itinuturing bilang isang bayan ng mga eksilo. Sa kanilang pamamalagi sa Japan ay hindi naging madali ang buhay para sa kanila. Kinailangan niyang kumayod ng doble dahil sa hirap na dinadanas ng kanyang pamilya sa bansang iyon at sa katagalan, siya ay nabigyan ulit ng pagkakataon upang makapagturo ng lengguaheng Spanish sa isang eskwelahan sa bansang iyon. Sila ay namuhay ng tahimik at mapayapa sa loob ng maraming panahon sa bansang iyon, ngunit ang kanilang buhay ay nabulabog muli nang sumiklab ang 2 digmaang pandaigdig.
Sa patuloy na paglakas ng puwersang Hapon ay naisipan ng mga ito na gamitin si Ricarte para sa kanilang propaganda at matapos itong iyalok sa kanya, siya ay pumayag sa kasunduang ito at matapos ang 30 taon, siya ay umuwi dito sa Pilipinas. Si Ricarte ay napapayag ng mga ito dahil sa mga pangakong binitiwan ng mga Hapon at ito ay ang lubos na kalayaan para sa Pilipinas. Sa kanyang pag-uwi, isa sa mga trabahong ibinigay sa kanya ng mga Hapon ay ang pagpunta sa mga syudad upang magtalumpati tungkol sa kabayanihan ng Hapon at bigyang katwiran ang nagaganap na digmaan. Ngunit ang di inaasahan ng mga Hapon, si Artemio ay hindi nakilala sa bansang Pilipinas kahit na siya pa ay maituturing na isa sa mga bayani dahil sa tagal niyang nawala sa ating bansa. Ang inaasahan ng mga Hapon ay magagamit nila si Artemio upang kunin ang suporta at loob ng mga Pilipino ngunit kabaligtaran ito ng mga nangyari. Maraming mga Pilipino ang nagalit kay Artemio dahil sa tila ba pagpapahintulot nito sa ginagawang pananakop ng mga Hapon. Dahil dito ay naging negatibo ang kanyang imahe at siya ay pinagbantangan bilang isa sa mga kolaborator ng pagsasakop ng bansang Hapon sa Pilipinas kahit pa ang kanya lamang ninanais ay magkaroon ng ganap na independensiya ang ating bansa. Sa pagtatapos ng gera, iniutos ng gobyerno ng Japan na ilikas ang mga mayranggong opisyal sa Japan upang hindi sila mahulog sa kamay ng mga Amerikano. Kabilang dito si Ricarte, ngunit siya ay tumanggi. Sinabi niya na hindi niya maaaring iwan ang kanyang mga kapwa Pilipino, lalo na ngayon na nasa panahon sila ng kagipitan. Sa kabila ng kanyang mabubuting hangarin ay itinuring siyang kontrabida ng ilan sa mga Pilipino hanggang siya ay pumanaw na lamang noong taong 1945. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin mo na ang like button. Mag-comment kayo kung meron kayong suwestiyon para sa aming susunod na video. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pa katotohanan.